planetang Venus na kamamangang tanawin na kasintulad ng Earth, pumapangalawa malapit sa ating araw. Ang pinakamaliwanag na tila bituin ay madalas masilayan sa ating gabi. Minsan ay katabi ng buwan sa hapon o madaling araw. Kinasasabika ng mga stargazers dahil sa madilaw na kulay na bumabalot dito. Ngunit, ikinababahala naman ang mga dalubhasa dahil sa taglay nitong peligro. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang dahilan kung bakit malaimpyerno ang init doon ay magsisilbing babala sa buong sanlibutan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Namamangha ang marami nung muling nasilayan ng madilaw na planeta mga huling araw ng Marso. Hindi dapat mag-alala ang mga stargazers sapagkat ang pinakamaliwanag na planeta mula sa atin ay magbabalik at magpapasikat muli. Kung susubaybayan ng astronomy sa Pilipinas ng time and date, mababasa ang araw at oras na maaaring matanaw sa kinagabihan ang mga planeta, pati ang Venus. Depende sa lagay ng panahon kung maulap o hindi, o kung may bagyo o wala. Siyempre mas mabisa kung gagamit ng teleskopyo o ng makabagong cellphone na may 100 times zoom in. Ang planetang Venus ay pinagkakaabalahan ng mga eksperto mula nung lumabas ang mga datos galing sa surveillance noong taong 1960s. Kasama sa impormasyon ay ang mga nakasasabik na unang kuha ng litrato mula sa USSR Venera Venus Mission taong 1975. Mula noon, sunod-sunod na ang paghakot sa mga kaalaman. Nadiskubre na ang Venus ay halos kasing laki ng Earth, pero baliktad ang ikot nito. Sa kasalukuyan, puro teorya pa lang ang pinanghahawakan ng siyensya at yung iba ay haka-haka hinggil sa dahilan kung bakit baliktad ang ikot ng planeta. Kesyo meron daw bumangga dito, kesyo dahil raw sa gravity ng araw o dahil sa ibang planeta, katulad ng Mercury at Jupiter. Sa madaling salita, hindi talaga alam ng mga dalubhasa ang tunay na rason. Napagalaman din na mabagal ang ikot nito o ang axis rotation. Sa madaling sabi, matagal ang araw at gabi. Hindi lang matagal, sobrang tagal. Batay sa ulat ng Universe Today, umaabot ng sobra sa 100 araw sa daigdig ang isang araw sa Venus. Ibig sabihin, kung dito sa atin ay may 24 oras, sa Venus may halos 3,000 oras ang isang araw. Maraming nadiskubre ang mga dalubhasa sa planeta katulad ng mga gases na bumabalot doon. At ang pinaka-importanting nadiskubre ay ang mga bundok at mga bulkan. Noong 15 ng Marso taong 2023, batay sa science.org na inilabas ng Magellan Spacecraft Mission ang mga datos hinggil sa natagpuan sa madilaw na planeta. Ang natuklasan ay pinahayag sa Lunar Planetary Science Conference na ang Venus ay ang pangatlo sa mga mayroong maraming buhay na bulkan, sumunod sa Earth at sa buwan ng Jupiter. Ang mga bulkan ang nagsisilbing labasa ng init upang mabalanse ang temperatura sa isang planeta. Batay sa pagsusuri ng IL Science, ang pinakamainit na planeta sa ating solar system ay may tumataginting na 464 degrees Celsius o 867 degrees Fahrenheit. Huwag mong kalimutan na ang tubig ay kumukulo sa init na 100 degrees Celsius o mga 211 degrees Fahrenheit. Sa madaling sabi, ang init ay 4 beses na mas mainit pa sa pinakulong tubig. Sa katunayan, ang init doon ay sapat na upang matunaw ang tingga. Kaya binansa ganitong impyernong planeta. Subalit marami ang nagtatanong kung bakit ganun kainit doon. Kung pag-iisipan, dapat ang planeta na pinakamainit ay ang pinakamalapit sa araw, ang planetang Mercury, hindi ba? Pero mali, ang pinakamainit ay ang Venus. Bakit kaya mas mainit ang Venus kumpara sa Mercury? Marami ang nagpahayag ng mga haka-haka at iba't ibang rason kung bakit mabagal ang ikot ng planeta na kahit sa ngayon wala pa rin nakaaalam.
Pero ang rason kung bakit malaimpyerno ang init sa Venus ay walang pagtatalo sa pagitan ng mga scientifico. Dahil ang patunay at mga pruweba ay kasing liwanag ng Venus sa ating gabi. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao sa maririnig mo na ang tunay na dahilan na hindi lamang kaalaman sa kalawakan o upang makapasa sa curriculum. Ang kasagutan ay babala sa buong sanlibutan. Ano ang kinalaman ng Venus sa atin? Kung titingalain sa hapon, minsan madaling araw, mapapansin ang pinakamaliwanag na planeta sa langit. Noong sinauna, marami ang naniniwala na ang Venus ay pwedeng tirhan ng tao dahil sa halos kapareho ito ng daigdig. Maaari daw na mayroong tubig at maiihip na hangin. Nakamamanghamang isipin na ang madilaw na luningning at tila buhay na kumukutitap, ang planetang Venus ay may dalang babala para sa lahat. Batay sa Cool Cosmos, napakainit sa Venus ay dahil sa ang planeta ay nababalot sa makapal na atmosphere. Hindi ito pareho ng atmosphere natin na halos nitrogen at may ihip na oxygen. Sa Venus ay pinagsama-samang elementong nakalalason, katulad ng sulfur at carbon dioxide. Ito rin ang sabi sa Science ABC na ang Venus ang pinakamainit na planeta ay dahil nga sa nababalot ito sa napakakapal na carbon dioxide at iba pang mga gas. Dahil dito matindi ang puwersa sa planeta na kung lilipad ang isang eroplano sa makapal na ulap nito, mapipisa ang lahat ng nasa loob. Katotohanang nakakapagpaliwanag ng isipan pero nakakasikip ng damdamin. Batay sa Scientific American, tinawag ang Venus na kakambal ng Earth sa dahilang ang dalawa ay halos magkapareho ng sukat, ng yari at ng edad. Subalit nang bumalik ang mga datos mula sa European Space Agency, ang inaakalang parang Earth ay hindi pala. Ito ay kabaliktaran. At ito nga ang sinabi sa European Space Agency na ang planetang Venus ay dating inakala na tila kakambal raw ng ating daigdig. Inakalang maaari ding mayroong buhay sa planeta, mga bakterya o kahit malang mga maliliit na halaman. Pero wala. Dito pumapasok ang sinasabing greenhouse effect. Kung hindi ka makapaniwala, ito ang sabi ng Universe Today, hinggil sa epekto ng greenhouse sa planetang Venus kung bakit ito sobrang init. Ang epekto ng greenhouse ay nagaganap kung hindi makakalabas ang init sa isang planeta. Kaya hanggang ngayon ay walang matagpuang buhay sa planetang Venus. Walang halaman, walang hayop o kahit bakterya ay hindi doon matatagpuan. May nagsasabi na baka may alien daw o ibang nilalang na nakatira. Mali sila. Dahil sa sobrang init, baka kahit si Satanas ay maganap ng masisilungan. Mas lalong umiinit kung hindi nakakasingaw ang init ng araw palabas ng lupa. Ang makapal na carbon dioxide na pumapalibot sa Venus ang dahilan nito. Pinahayag din ng space.com na naging isang parang impyerno ang Venus dahil sa maraming dahilan. At isa nga dito ay ang greenhouse effect. Epekto sa daigdig na ngayon pinag-uusapan ng mga dalubhasa dahil sa umiinit na debate hinggil sa climate change. Ayon sa nakatala, painit ng painit ang temperatura ng ating daigdig dahil ito sa pagkapal ng polusyon sa ere, katulad ng carbon dioxide. Ang parehong hangin na bumabalot at nagpapainit sa planetang Venus. Unti-unting nababalot ang daigdig sa makapal na CO2, ang sinasabing dahilan ng pagbabago sa klima, pagbabagong kinababahala ng mga scientifico. Sa kasalukuyan, ang pag-aaral sa Venus ay patuloy pa rin. Sunod-sunod ang mga pinalilipad na misyon upang mas malalim na maunawaan ang planetang dati ay pinaniniwalaang parang Earth. Ngayon, ay tila impyerno dahil sa epekto ng greenhouse. Marahil sa hinaharap, mabibigyan tugon ng suliraning ng madla bago mahuli ang lahat. Anong aral ang mapupulot dito? Ang planetang Venus na masisilayan sa tuwing gabi ay tunay na nakamamanga, tunay na kinagigiliwan. Subalit sa kabila ng lahat,
ang babala na kung bakit nagkaganoon ang planeta ay nararapat na pagtuunan ng pansin. Kung babaliwalain ang epekto ng greenhouse at magbubulag-bulagan sa pagbabago ng klima, ang malaimpyernong kalagayan ngayon sa Venus ay unti-unting mararanasan dito sa ating mundo. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.